We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Quibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Patay ang graduating student sa kursong automotive matapos na sumalpok ang kanyang motorsiklo sa kasalubong na truck sa Bantay, Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa CCTV footage ng MDRRMC sa kahabaan ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur, makikita ang pagdaan ng isang tricycle na sinundan ng mabilis na rider. Hindi na malinaw ang sumunod na nangyari, pero ang rider sumalpok sa kasalubong na truck. Nasawi ang rider na kinilalang si Nathaniel Reduca, 20 anyos, at graduating na sana sa darating na buwan sa kursong automotive. Overtaken niya yung tricycle, nasagi niya itong tricycle, hindi niya na-control at pumunta sa opposite lane. Dapat cautious pa rin tayo pagka nag-overtake. Sa CCTV footage rin, kitang nagliyab ang motorsiklo. Nasawi ang rider dahil sa multiple injuries. Sugatan din ang driver ng tricycle. Wala, hindi siya nagpaalam sa amin. Nagaling siya ng eskwelahan. Akala namin nasa bahay na siya ng girlfriend niya. Wala pang pag-uusap ang mga sangkot sa aksidente. Panawagan ng PNP, manatili sa outer lane ang mga slow-moving vehicle upang maiwasan ang ganitong disgrasya. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Siniguro ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magiging patas ang proseso para sa mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo Quibuloy. Narito ang report. Na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Inalmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pahayag ni Pastor Apollo Quibuloy sa inilabas nito na audio clip statement noong Sabado hinggil sa mga kinakaharap nitong kaso. Ayon kay Quibuloy, handa siyang harapin ang kanyang mga kaso basta't may kondisyon. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice, Boying Remulla. Written po yan, ha? Written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP Head, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Ang pastor ay nahaharap sa mga kasong child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao City. Samantalang sa Amerika, wanted si Quibuloy sa patong-patong na mga kaso. Dagdag pa ni Quibuloy na nagtatago siya, hindi dahil may kasalanan umano siya, kundi pinoprotektahan lang daw niya ang kanyang sarili. Naniniwala siyang ang Estados Unidos ang responsable sa mga hakbang para siya ay arestuhin. As to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years. Ginagarantiya naman ng Pangulo na magiging patas ang gagawing proseso sa mga kaso ng pastor. We've known him for a very long time and ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Sa inilabas naman na press release ng Department of Justice, kailangang harapin ni Quibuloy ang mga kaso nito nang walang kondisyon at naaayon sa batas. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Inireklamo ng pangingikil at pagpapakalat ng pribadong litrato at video ang isang 29 anyos na Bicolano ng kanyang dating karelasyon. Naka-alerto si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Hindi na nakapalagpa ang isang 29 anyos na lalaki matapos arestuhin ng mga otoridad sa ikinisang entrapment operation sa isang bus terminal sa Quezon City noong Abril 4. Ang lalaki sa video ay isang Bicolan at dating kasintahan ng isang 25 anyos na guro sa Goa, Camarines Sur. Napag-alaman at tinatakot daw ng sospek ang biktima na ikakalat ng kanyang mga pribadong larawan at video kung hindi makikipagbalikan at hindi magbibigay ng pera. Kasi naghihintay pa kami noong mahal na araw, hindi umuwi itong sospek kasi itong sospek nagtatrabaho sa Manila. Sasabihin niya, pumunta itong biktima doon sa Manila para magbigay ng pera at mag-usap sila. At yun nga, para magsasama ulit sila doon sa Manila. Sinampahan na ng mga kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002, Cybercrime Prevention Act of 2012, Grave Coercion at Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 ang naturang sospek. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat para maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga magkarelasyon, na kung ano man po ang mga picture o video na hawak nila, huwag po nila itong gagamitin panakot o hindi naman ipaksisend para mapahiya itong o kung sino man sa kanila. Ano po, so ito po ay labag sa cybercrime law. Ito po ay may kakulang parusa at kulong. Sinisikap naman ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na makuhanan ng payag ang naturang sospek. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi naman ang 3 katao sa Pangasinan dahil sa rabies ngayong unang quarter ng 2024. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joan? Chris, puspusan ang kampanya ng otoridad kaugnay sa tamang kaalaman at kahalagahan nga ng pagpapabakuna kontra rabies. Isang 82-year-old mula Aguilar, 11-year-old mula Sison, at 63-year-old mula sa Bayambang, Pangasinan ang nasawi matapos makagat ng asong may rabies. Naitala ito sa first quarter ng taon at hindi nagpabakuna ang mga nakagat ayon sa Pangasinan Provincial Health Office. Lubhang delikadong rabies dahil fatal disease ito. Ayon sa health authorities, 100% ang pagkasawi kapag nakagat ng asong may rabies. Doon po sa mga nakakagat ng aso, hugasan kaagad po ang ating pong sugat ng malinis na tubig at sabon. At pagkatapos po, kailangan tayo pumunta sa mga animal bite treatment centers. Nang sa ganun po, masuri po ito ng mga eksperto kung kailangan po kayo bakunahan o hindi. Dalawa sa mga nakakagat na aso, stray o mga asong gala, habang isa naman, domestic o alagang aso. So, noong nakarang taon, 7 ang nasawi sa probinsya dahil sa rabies. Aminado naman ang Pangasinan Provincial Health Office na nananatiling kulang ang bilang ng Animal Bite Treatment Center sa probinsya. Paalala pa ng otoridad, huwag kakatayin ang asong nakakagat dahil dadaan ito sa pagsusuri upang makumpirma kung may rabies. Huwag na huwag din itong kainin. Ang taong may rabies, maaring makahawa sa pamamagitan ng droplets. Ang rabies po ay isang virus, kaya kung kinain po natin ang aso na rabid, no, may sakit ng rabies, ibig sabihin po lahat po ng kumain yon ay kailangan po sila ay mabakunahan. Pamamagitan po ng pagtalsik ng laway po, at sa ating pong mga mata, sa ating pong bibig, or even pag nag-share po kayo ng mga baso, no, ng mga inumen. Pag mainit po ang panahon, mas nagiging irritable po yung ating mga alagang aso at pusa na nagkukos po na mas mataas po ng animal bite cases. Ang mga kawani naman ng mga veterinary office ay nagsasagawa nga ng scheduled barangay visitation upang magbakuna kontra rabies sa mga alagang hayop. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bumaba sa 12% ang mga underemployed sa Batangas simula Enero hanggang Marso ngayong taon base sa tala ng Philippine Statistics Authority. Bumaba ng 5% ang dating 17% na underemployed o mga empleyadong naghahanap pa rin ng karagdagang kita sa kabila ng kasalukuyang trabaho. Posibleng epekto raw ito ng pagtaas ng minimum wage o yung kinikita ng bawat empleyado ngayong taon ayon sa Dole Batangas. Bagamat may pagbaba sa bilang ng underemployment, na itala rin ng PSA ang pagbaba sa bilang ng mga employed persons o residenteng may trabaho ngayong 2024. 45.94 million ang naitalang mga residenteng may trabaho ngayong taon, mas mababa sa 47.35 million noong nakaraang taon.
bagay na pinakatututukan umano ng Dole Batangas sa tulong ng kanilang mga isinasagawang job fair. Mga likhang sining ng mga kabataan tampok sa Ilalam Art Exhibit sa Bayambang, Pangasinan. Narito ang report. Ginamit na art gallery ang Bayambang Museum para i-display ang likha ng estudyante ng Bayambang National High School sa kanilang Ilalam 4 Exhibit. Ang Ilalam ay salitang Pangasinan na ibig sabihin ay imahinasyon. Sa Driftwood Art Collection, mula sa mga pinulot na kahoy, itinampok ang Filipino values. Ito po is yung, isa po sa role ng grandparents is yung turuan po yung mga apo nila na sa turuan ng tamang asal. Like pag-bless po. Ito po yan. Photosynthesis naman ang tema ng mixed media art ng grupong ito. Ang mga artwork binuo gamit ang sari-saring bagay na walang kaugnayan, gaya ng tela at scraps. Since nasa digital era na tayo, why not i-integrate natin yung technology? Habang ang grupong ito, pop culture gaya ng comics ang naging tema. Salamin daw ito ng mga pinagdadaanan ng mga Gen Z at grade 12 students. It depicts po yung mga resilience po ng mga estudyante sa Dusok. Unang-una ay i-promote yung kanilang mga artworks na capstone project or parang pinaka-thesis, culminating work nila sa grade 12 senior high school. Yung mga artworks, matagal na ginawa yan, almost 2 years, yung research, integration sa mga communities ng mga estudyante dito sa barangay, sa mga baryo nila. Tatagal ang art exhibit sa Bayambang Museum hanggang May 15. Ito ang inyong Regional TV News. Nianig ng magnitude 4.4 na lindol ang bayan ng Kalatagan sa Batangas mag-alas 10 kagabi. Tektonik ang origin ng lindol na may lalim na 105 kilometers. Walang naitalang danyos at wala rin inaasahang aftershocks ayon sa FIVOX. Naramdaman din ang Instrumental Intensity 1 na lindol sa Magallanes, Cavite, maging sa ilan pang lugar sa bayan ng Kalatagan. Pinapayuhan naman ang mga residente na manatiling alerto. Nakuha na ng video ang isang buhawi na muntik nang tumama sa isang bahay sa Magsinggal, Ilocos Sur. Sundan sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ng hapon nang makuha na ng cellphone video ang buhawi na ito sa Barangay Kabaruan, Magsinggal, Ilocos Sur, na ilang metro lang ang layo mula sa isang bahay. Nakita ito mismo ng may-ari ng bahay na si William. Nabuo raw ang buhawi sa bukid, nanatili ang malakas na hangin hanggang sa tuluyan itong nawala nang sumampa sa kalsada. Mas pleading ang mukha, hindi pagtaligaw ko, doktor mo tayo, yung panamtang doktor, nag-isip mo siya. Ang dalat pamtamo ko, itayab natin eh. Ayon sa PAGASA, may kaugnayan ito sa nararanasan ngayong init ng panahon. Po ay nabubuo ito, pag nalinsangan po, mataas yung temperatura. Na-organize ito pag nasa open space o maluwag na area na makapag-buelo, makapag-buo ng vortex na tinatawag natin. Madalas daw may namumuong buhawi sa mga buwan ng Marso hanggang Mayo, kung saan nakapagtatala ng mainit na temperatura sa bansa. Dulot pa rin po ito na tinatawag natin na thunderstorm. Doon sa yung mga impending clouds, yung mga mamatos clouds na makikita po doon na pupumpul na dyan, nakatikit-tikit. Yan po yung isang site na pagbuo ng tinatawag natin na buhawi. Ayon sa PAGASA, maaaring lumakas ang buhawi ng hanggang 450 km per hour. Kaya't sakaling maabutan nito, agad lumayo at maghanap ng matibay na estrukturang masisilungan. Maaaring magtago sa basement o ilalim ng hagdanan, umiwas sa bintana at mga bagay na maaaring liparin. At gumamit ng kumot o makapal na pananggalang laban sa hangin. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang tatlong bahay sa Batangas City. Mahigit sa 2.3 million pesos na halaga ng danyos na itala ng BFP. Naka-alerto si Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Pasado alas 3 ng hapon noong Linggo nang sumiklab ang apoy sa isang bahay sa Barangay 11 sa Batangas City. Damay ang dalawa pang bahay na katabi nito kabilang na ang inuupahang bahay ni Maricel na may maliit na tindahan. Kwento ni Maricel, nasa palengke daw siya nang itawag sa kanya ang sunoke dali-dali siyang umuwi. Wala raw na isalbang gamit ang tatlo niyang mga anak at isang pamangkin na dali-dali ring lumabas noon ng kanilang bahay kasama ang kanilang lola. Kasi ang itim-itim ng usok, ikukunin ko sana yung aking naitagong pera at saka yung mga documents, mga ID ko, mga permits, ay wala. Sunog lahat, wash out na po lahat. Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog. Pero sa inisyal nilang investigasyon, aabot sa mahigit 2.3 million pesos ang halaga ng danyos. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. 4:40 na ng hapon nang ideklara ang fire out. Possible po na dahilan ng sunog ay under investigation pa po. Bukod po sa engulfed na po talaga yung bahay, is sobrang usok. Pero na-penetrate naman po ng aming tropa. Sa harap po at saka sa likod po ang depensa po namin para po mapatay po agad ang sunog. Pansamantala ring nawala ng supply ng kuryente sa lugar matapos madamay ang ilang kable ng Meralco. Pasado alas 10 na ng gabi nang maibalik ang kuryente sa lugar. Walang naitalang nasaktan o nasugatan sa insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, megamouth shark na natagpo ang patay sa baybayin ng Albuera, Leyte, nadiskubreng may skin necrosis at parasites sa loob ng katawan. Ayon sa mga mangingisda, April 3 nang matagpuan nila ito sa mababaw na bahagi ng karagatan. At agad nilang ipinagbigay alam sa Office of the Municipal Agriculture ng Albuera. Ayon kay Noel Capitok ng Office of the Municipal Agriculture, nanghihina ang megamouth shark na sinubukan nilang dalhin sa malalim na bahagi ng dagat pero bumabalik ito malapit sa baybayin. Hinayaan nila ito at pagkalipas ng ilang oras ay namatay din. Nasa 4.49 meters ang haba nito at may bigat na abot sa 422 kilos. Base naman sa eksaminasyon, lumalabas na may sakit itong skin necrosis at nakitaan din ng mga parasites sa hasang, bituka at iba't ibang bahagi ng katawan. Ito ang itinuturong posibleng sanhi ng pagkamatay ng megamouth shark. Natagpo ang patay ang isang umano'y lasing na lalaking naligo sa Naga River. May detalye si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Abril 6 nang makuhana ng video ang lalaking ito habang naliligo sa Naga River sa bahagi ng Barangay Mabolo, Naga City, Camarines Sur. Pero matapos ang insidente ito, hindi na muli nakitang umahon ng lalaki. Kaya dito na responde ang mga otoridad. Mag-aalas 6 na ng gabi nitong Abril 7 na matagpuan ng mga otoridad ang wala ng buhay na katawan ng 28 anyos na lalaki sa naturang ilog. Huli na po kasi siyang lumutang, kaya huli na rin pong alaman na yung talagang taong alitsli na tumalon, noon pa lang nalaman na patay na. Ayon sa pamilya ng biktima, marunong naman daw itong lumangoy pero aminadong nasa impluensya ng alak nang mangyari ang insidente. Hindi naman naiwasang sumama ang loob ng pamilya nito sa mga nakakita sa insidente na hindi raw agad humingi ng tulong sa mga otoridad. Nailingmi po itong sa Facebook na nagparalangoy. Nagparalangoy sa salog na ang sabi kang mga tao, aluyo na dato duman, na ang kinakasuya miser, aluyo na pala na yun doon nahirapan ng kuya ko. Pero sa'yo pa naman ang dadaligtan. Pero sino mag-apon ng otoridad? Kasalukuyan nakaburol ang mga labi ng naturang lalaki sa kanilang bahay sa Naga City. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinaluhan ng mga deboto ang opening session para sa isinusulong na beatification at canonization ni Dinya Ruiz Abad sa Ilocos Norte. Tunghayan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Napuno ng mga mananampalataya ang St. William Cathedral Church ng Luwag City sa opening session ng Diocesan Tribunal para sa isinusulong na beautification at canonization ni Ninia Ruiz Abad ng Sarat, Ilocos Norte. Ang 13 anyos na si Ninia ay idiniklara ni Pope Francis bilang Servant of God, una sa apat na hakbang para maging isang santo. Ito'y dahil sa kanyang pagiging relihiyoso sa murang edad na may matinding debosyon sa simbahan.
hanggang sa bawiyan siya ng buhay noong August 16, 1993 dahil sa sakit sa puso. Ayon sa simbahan, mahaba pa ang proseso bago may deklarang santo ni Ninia, gaya ng pagpatotoo sa nagawa nitong milagro. Pero patuloy silang nanalangin. Nakita natin po, dami-dami dumalo. And we are praying and hoping na siya na nga ang gusto ng din Lord na magkaroon tayo ng by God's grace and by God's, in God's own time. But hopefully, a new saint. Malaking karangalan ito para sa pamilya ni Ninia, lalo na sa kanyang ina, na inalala ang anak bilang mabait at madasaling bata. Lagi raw ito nakadamit ng puti at nakakwintas ng rosaryo. My gratitude to God for choosing me, the mother of Ninia, who has just become the servant of God, and now that it's official. Ang mga labi ni Ninia ay nakahimlay sa Santa Monica Church ng Sarat na ngayon ay dinarayo rin bilang pilgrimage site. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay sa pamamaril ang isang lalaking ilang araw pa lang nakakalaya sa piitan sa Talisay City, Cebu. Naka-alerto si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdang. Ilang araw pa lang mula nang nakalabas sa kulungan ang biktima nang barilin siya sa ulo tanghali noong Sabado sa Barangay Tangke, Talisay City. Agad na namatay ang 30-anyos na biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posibleng bumalik sa illegal drug operation ang biktima at ito ang punot dulo ng krimen. Dagdag ng pulisya, pwedeng kakilala ng biktima ang bumaril sa kanya dahil malapitan itong binaril. Patuloy ang ginagawang investigasyon sa kaso. Wala nang buhay nang matagpuan ang isang pintor sa loob ng septic tank sa ginagawang commercial building sa Mandaue City, Cebu umaga kahapon. Natagpo ang patay ang 51-anyos na trabahante na nakalublob sa mababaw na level ng tubig sa septic tank. Ang pintor ay kasama sa mga stay-in na mga trabahante. Napag-alaman na sa ikalawang palapag na tulog ang pintor. Sa lugar kung saan siya natulog, nakita ang basyo ng alak. Bakas din ang sunog na bahagi ng kahoy at karton na tinutulugan ng biktima. Sa baba matatagpuan ang septic tank. Ayon sa makasamahan ng biktima, wala silang narinig na ingay nang maganap ang insidente. Dili pa ta makakuan nga na tagapagyo na siya o insupplied posible nga other possibilities. Kay ongoing pa ang ato ang pagandak o investigation. Actually, dekhan pa pag-question, dekhan pa ta o mga tao, mga kauban niya na istorya ho nun tagpun. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa gilid ng bypass road sa Santo Tomas City, Batangas. Nakaposa sa mga kamay at nakasubsob sa likuran ng tambak ng mga buhangin ng ginagawang bypass road ang bangkay ng lalaki sa bahagi ng Barangay San Isidro, Santo Tomas City, Batangas, mag-aalauna ng hapon itong linggo. Ayon sa pulisya, tatlong kabataan na mangangalaka lang sana sa lugar ang nakakita sa bangkay at agad nag-report sa barangay. Nakasuot ng itim na jogging pants at jacket at t-shirt na may kulay pula at itim ang lalaki. Mayroon din itong tattoo na hugis at sulok na may mata sa gitna sa kanyang kaliwang dibdib. Posible raw na patay na nang dalhin sa lugar ang biktima. Nakalagak pa sa isang punerarya sa Santo Tomas City ang bangkay ng biktima habang inaalam pa kung sino ang posibleng mga kaanak nito. Kung sino man po ang mga may kamag-anak na nawawala, pwede po kayo magtungo sa Santo Tomas Police Station para ma-verify natin kung ito po ba ay kamag-anak nyo. Tatlong magkakaibigan sa Zamboanga City nakapagpatayo ng negosyo na mula sa kanilang school requirement. Tungayan sa ulat ni Chris Adapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sinong mag-akala na ang isang simpleng school requirement sa college ay magiging dahilan para makapagpatayo ng isang chicken wings business ang isang magkakaibigan? Meet Edmar Curato, Angelica Saplan at Angel Nielas.
mga young entrepreneur na magkakaibigan mula sa Zamboanga City. Nagsimula raw ang lahat sa isang school requirement ng kanilang paaralan sa kolehiyo. Isa sa requirements namin is kailangan namin mag-open ng business. Pilit yun po namin is boneless chicken wings na may filling inside. Noong fourth year kami, in-implement namin. Habang mga estudyante pa sila noong taong 2022 sa kursong BS Entrepreneurship, itinayo nila ang kanilang unang branch sa Zamboanga City. At nang makapagtapos sa kolehiyo noong 2023, ipinagpatuloy nila ang negosyo hanggang sa lumago ito at may tatlong branches na ngayon. Pero sa kabila ng tinatamasang tagumpay, hindi raw madali ang kanilang mga pinagdaanan. Experience namin mag-work more than 12 hours yung hassle ng paghahanap ng supplies. Kasalukuyang may 7 empleyado na sina Edmar, Angelica at Angel sa kanilang tatlong chicken wings branches. Malaking tulong daw ang kanilang negosyo sa pag-abot sa kanilang mga pangarap. May mensahe naman sila sa mga nagnanais maging entrepreneur. Sa simula lang talaga siya mahirap. Parang gamay mo na talaga paano mo siya i-handle and i-run. Parang dun mo ma-feel yung sense of accomplishment. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Chris Adapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.